Hi everyone! Welcome back to my channel. So today's video, meron na naman tayong i-unbox. Pero actually guys, nabuksan ko na siya. Pero I just wanna share it with you guys. Kaya gusto ko siyang i-video. This is the DJI Pocket 2. I got the Creator Combo. So which means, madami siyang kasama sa box. Kasi nakadepende yung price niya kung ano-ano yung kasama sa box. So this cost me around 26,690 pesos. Ang pinakamababa is around 18K. So, ayan. Sobrang thankful ako kasi nakuha ko na siya. Kasi ang tagal na nito naka-add to cart. Like, ang tagal-tagal niya na sa cart ko. Kaya, oh my God. Wow, naiyak. Pero talaga, sobrang handy kasi nito. Look at that. Yung box niya, ganyang kalaki. What more kung anong nasa loob, mas maliit pa, di ba? So, nabili ko nga pala to sa Shopee. Sa kanilang official store, i-search nyo lang, DJI official store. So, without further ado, let's open it. So, ayun yung itsura niya, wala na siya sa plastic. As you guys can see, kasi nga nabuksan ko na to. So, ayun siya. OMG! Sobrang handy! Ayan o, hindi pa siya lalagpas sa kamay ko. Oh my gosh. So, ito na siya guys. Meron siyang itong case, or yung kanyang protector. So, mamaya na to. Open na muna natin tong box na yan. Ayan. Ito guys, nailabas ko lang siya pero nasa loob to kanina ng box. Ito yung kanyang lanyard. Ayan, para naman, lanyard ba tawag dito sa maikse or iba na. Anyway, so ayan siya. Ilalagay mo lang yan dito para syempre extra protection. Kasi nga ang liit-liit lang niya, diba? Mabilis lang siyang matitilapon. So ayan, i-open na natin siya. Dito nakasama yung kailangan. So, first is ito. Ayan. Lightning connector ba tawag dito? Tapos, next is itong kanyang wide lens or wide angle lens. Sobrang dali lang itong ikabit, guys. Kasi magnetic na siya. Next. Wait lang. Baka naman magasgasan. Next na nasa box is ito yung originally nakatakip dito. Kasi pinalitan ko na to yung merong analog tsaka isang button dito. So, ayun. Pag walang nakalagay dyan, ito lang yung ilalagay mo. Ayan. Parang yung pinaka pansara lang para hindi naka-expose. Ganun. Basta. I'm not really a techie person. So, pagpasensyahan nyo na. Gusto ko lang talaga mag-unbox and i-share sa inyo kung ano yung mga nandito. This one naman is yung pang type C. Ayan. Pang connect sa phone or anything. Okay. Next is, wait lang. Ayaw nyo mabuksan. Ito, di ko pa ito nabuksan yung iba. Kasi gusto ko nga talagang i-ano sana. Gawan muna sana ng video. Kaya lang, hindi ko na napagilan yung iba eh. So, ito naman, ang tawag dito, yung panglagay sa mic, para hindi masyadong maingay sa mic yung hangin, anong tawag dun? Basta ayun siya. Meron siya nito. Lagi ko ito nakikita sa mga vlogger. Like, pero ito ang cute niya kasi ang liit lang niya. Yes, may mic na tong kasama guys. Wait lang kayo dyan. So, ito naman yung charger niya. Ayan. Ayan yung charger niya. USB Type-C. Uy, bakit tatlo? Ah, okay. So, dalawa yung ano niya. Ulo. Ulo. Ayan, oh. Dalawang Type-C. Tapos, dito ko siya i-coconnect. So, ayun lang yung laman ng box. Next na tayo, guys. Ito naman yung paperworks. Ayun lang naman yung laman niya. Kung paano siya gagamitin. Kung ano-ano yung... Oops. Ay! Oh, bongga! May pa-sticker! Oh. Sino kayo dyan? Apple yarn. So, ayan. Mga guide. Quick start guide. Tapos may sticker na rin. So, bongga. Ay, meron pa pala. So, ito pa. Ang lakas maka-apple nito, guys. Next is ito. Ayan na yung nasa loob niya. So, meron tayo ditong... Ayan, hindi ko pa na-open. Ano to? Ito ate yung tripod. Yes, ito nga yung tripod. So, ayun. Ayan yung tripod, guys. Wait lang.
Ayun. Ang cute ng tripod. Kala ko plastic. Parang bakal siya. Ganun. So, ayun yung tripod. Standard lang naman yung tripod nito. So, kahit anong tripod pwede nyong gamitin. So, next is... Ito yung pang tripod, guys. Ayan siya. Diyan yung ilalagay yung tripod. Tapos dito yung... Para kahit nakakabit yung tripod, pwede mo siyang i-charge. Ayan. Yung nakakabit kasi dito, natatanggal yan, guys. Ayan yung charging port. Tapos ikakabit mo to. Pero aalisin mo to, yung cup sa ilalim. So, next is itong... Ano nga ba to? Ah, ito naman yung para sa mic. Ayan siya. Dito ka naman magcha-charge. Tapos dito yung tripod. Ito yung ipapalit mo pag gagamit ka ng microphone. Pwede naman yung built-in microphone na lang. Pero ayan, ito yung mic niya. Last but not the least. Ayan, di-clip siya, guys. Meron siyang clip dito. Ayun. Pak! Bongga. I haven't tried this. Ah, alam ko na kung bakit dalawa yung dulo nitong cord. Kasi, i-charge din pala yung itong mic. Ayan, Type-C din siya. So, pwede mo siyang isabay i-charge dito sa pinaka-camera natin. So, moving on to the camera. Open na natin siya. Ayan siya. Itong case na to, guys, pwede nyo ilagay niyan yung wide-angle lens. Tapos, dito naman yung dalawang, connector. So, ayun. Pero hindi ko siya dito ilalagay. Bibilhan ko to ng bag niya, yung sarili niyang bag. Kasi, syempre. So, eto na. Guys, yung isa nga pala na sinasabi ko sa inyong pinalit ko, ayan. Eto kasi, analog siya, tapos meron yung isang button. Natatanggal yan. Dito nyo kasi ilalagay sa part na to yung pag maikokonnect kayo na phone. Ay! Shucks! Oh my gosh! Nawala na. Diyos ko. So, ayan siya. Ayan yung sinasabi ko sa inyo kanina na para hindi ma-expose, meron siyang takip kung hindi nyo gagamitin yung analog or kahit anong connector. So, wait lang. Hanapin ko lang. Nawala na. Oh my God. Ayun! Ano ko? Grabe ka naman. Jarn! Matampo. Inalis lang. So, ikabit na natin siya ulit. Ano? Huy. Ano itong mga feather-like na to? So, ayan. Malaking tulong kasi itong analog na to, guys. Kasi, mabilis mo na lang siyang ma-zoom in, zoom out. And also, pag kinlik mo naman tong isang button dito, mag-iiba naman yung function nito. Pwede naman siyang pang-control ng pinaka-camera kung saan way siya pupunta. So, let's open it. Eh! Oh my. Wala tong SD card, so hindi tayo makakapag-shoot. Sobrang ganda. Sobrang handy. Oh my God. OMG. Pag sinwipe mo siya pababa, ayan yung settings. Click mo yan. Pwedeng i-on yung full screen or off mo yan. Storage niya hanggang 256 gig. Ayan. Basta kung ano-ano. Tapos accessories. Ayan. Kaya do it all handle. Kasi yun yung ikakabit natin dito na pwede ka na mag-charge doon, maglagay ng tripod, and also gamitin yung mic. So, pag kinonek mo yun, ayan siya. Stick calibration. Okay. Ito kasi na-calibrate ko na siya. So, kailangan ilalagay mo na siya sa flat surface, tapos hintayin mo na siya hanggang mag-calibrate na siya. Also, ito. Ano to? Control speed. Ayan, ng gimbal. Ito, display WP case mode. So, wala naman tayong case para dyan. So, tigilan na natin yan. Ano pa bang meron dito? Dalawa pala yan siya. Ito pala yung calibration. So, ano to? Ano yung kanina? Parang ganun din ata yun. So, ito, kung ilang hertz. Ketone, more. Ano pa ba dito? Language, reset, device info. Next. Ito. Glamour effect. Ito yung parang medyo maganda yung face mo kahit di ka nakaayos. Maganda yung cuties, yung mga ganon. Pwede lang siyang i-on pag naka 1080p over 30 frame per seconds. Or lower than that. Pero since naka 2.7 ata to, hindi siya pwede. Ayan yung sa battery. Ayan.
Pag naka-pro, okay din naman. Kaya lang, ang disadvantage pag naka-pro is limited yung pwede mong i-zoom in. Next is dito naman. Dito mo makikita yung pag magsistory ka lang, panorama, photo, video, HDR video, slow-mo video, and time-lapse. So, it depends sa'yo. Dito naman, dito mo makikita yung mga files. Since wala pa naman akong tinitake dito, so wala pa siya. Kasi wala pa ngang memory card, di pa dumadating. So, dito naman sa baba, ito pag i-re-center mo yung iyong camera. Ito naman pag i-flip mo. Pero, pwede mo naman i-click tong button na to dito pag gusto mong i-flip yung camera mo. 3 times. Ayun. So, ayan tayo. What else? Ito naman. Ayan. Slow follow at saka fast follow. Ito yan yung dito. Kasi, di ba, pag gumaganyan ka, oh, delay yung pag ano niya, di ba? Follow. Ayan. Doon siya. Tapos, ito naman. Ito yung mode. So, itong follow na to, ayan. Kung saan mo iikot yung camera, ayan. Nagpa-follow lang siya. Yung tilt lock naman, ito, hindi siya mag-horizontal ata. I don't know. Hindi ko pa masyadong mag-gets. Pero, ayan. Meron siyang limit, yung tilt lock. Ang gusto ko lang gamitin is either yung follow or itong FPV. Kasi guys, ito kung saan mo lang siya dalhin. Ayan. Down, up. Down. Ayan. Kung saan mo lang siya dalhin, go lang siya. Tsaka mas mabilis makikita sa frame kung saan mo siya dinala. And also, pwede naman kahit hindi na dito guys. Ito kasi, ang silbi nito, yung pagpapalit-palit nga ng mode. So, ayan. Follow, tilt lock, tsaka FPV. So, ayan siya. So, ito naman, pwede ka ditong mag-switch ng from photo to video. Halimbawa, naka-video tayo, di ba? Pag kinlik mo to, magsistart na siya mag-video. Pero pag kinlik mo to, nag-switch siya from video to photo, di ba? So, pag kinlik mo to, magka-capture na siya ng photo. Ayun. Meron na tong 4K video, guys. Kaya, ang ganda na nito. Good quality na. Tsaka meron na siyang built-in gimbal, so hindi siya magiging shaky. Perfect. Meron din siyang built-in mic. Hulaan nyo kung ilan yung kanyang built-in mic. 1, 2, 3. Tapos meron pa ata, may isa pa, ito, 4. So ayun. Meron din siyang noise cancellation. Kaya yung mga sa background natin, hindi na masyadong maririnig. Naka-focus lang siya sa kung saan nakatutok yung camera. Ganun. Kung saan naka-focus. Para naman yun sa ating external microphone. So, ayun. So, pag i-close mo naman siya, ganyan siya. Pak! Oh. Kakapain ko pa to, guys. Sobrang liit lang nito, guys. Hindi nakakahiyang mag-vlog. So, ayun. Bongga! Sobrang daling gamitin ito, as in, hindi kayo mahihirapan. It's not complicated at all. So that is it for today's video. If you guys enjoy, please like this video if you did. Subscribe to my channel if you haven't yet. And I will see you in my next one. Bye!